Full demo tutorial po ito. Paano mag-series connection ng solar panel at paano mag-test ng troubleshoot sa isang solar panel. Ito mga ka-repairman, ang step na by step, ituturo ko po. Unang step mga ka-repairman, paano po ang series connection sa mga solar panel. Example po, ang tatlong solar panel na tig 50 watts. So tatlo po mga ka-repairman, ibig sabihin po 150 watts yan. Example po, no, meron na po ako sa bahay ng isang 50 watts. Ngayon po, magbabalak po ako ulit na bumili pang isang solar panel na 50 watts ulit. So yun po, itong gagawin natin mga ka-repairman, ang series connection. Ito po yung positive mga ka-repairman. Positive po ito. At ito po yung negative. Magkabila. So ayan mga ka-repairman, pagtapos ang negative, positive po dito. Tapos negative ulit, positive, negative. So ayan mga ka-repairman, ito po yung positive, may nakabuhol. Test po natin yung output. Ayan mga ka-repairman, kita po yung tester, meron po siyang reading. Ayan, ibig sabihin po, buo po yung tatlong solar panel. Example mga ka-repairman, walang reading ang tester natin. Ito ang pag-trace para mag-trouble po natin kung ano yung problema sa tatlong solar panel. Unang step mga ka-repairman, isa-isa po ang pag-test natin na nakasilak po ng DC volts. Ayan mga ka-repairman, sobrang baba po ng ating voltage na DC, 0.25 lamang. So bali positive po ito, tapos negative dito. Ayan mga ka-repairman, may reading. Ibig sabihin po, hindi po sira ang solar panel na ito. Tapos ito naman sa kabila, positive at negative. Ayan mga ka-repairman, hindi rin po sira ito kapag ganyan, kapag may reading. Tapos positive po dito at negative naman dito. Ayan mga ka-repairman, parehong may reading yan kasi po parehong good. Kapag may hindi nag-reading mga ka-repairman sa mga tinrouble nyo na isa-isa, ibig sabihin po yun ang may problema. Yun po yung may sira. May possible po na meron na po kasi ako ni-repair na solar panel. Ang nangyari po ay lost connection lang, lost contact. Dahil po yung male and female adapter ay isang katagalan po umaakasin po yan. Nagkakaroon ng lost connection. Or yung wire may possible na putol dahil maghapon nakabilad sa araw. Wala naman pong pangmatagalan or lifetime na mga bagay mga ka-repairman. So yun, walang forever. So lahat po may maintenance. So yung mga ka-repairman, ito po yung step na by step na gagawin po ninyo. Series connection, ganyan lang. At yun nga po, paano mag-test ng solar panel gamit po ang tester na DC volts output. Okay mga ka-repairman, halimbawa yung bahay ko, ito. Isa lang yung panel niya nakalagay, example lang po, no. Ayan, ito po yung sa bahay ko mga ka-repairman, sa aking solar panel. Isa lang ang nakalagay, ayan. So bali ito po ay pumasok sa charger controller. Ito po yung positive, ito po yung negative. Ngayon bibili po ako ng isa, ng solar panel na isa. Ngayon mga ka-repairman, ito po yung bago na solar panel na isa. Ngayon po, ito yung positive, ito po yung negative. Ngayon, positive po ulit dito. Ayan. Siyempre mga ka-repairman, ang lalabas niyan ay negative po dito. Ayan, yan po yung series connection. So yan po, diyan ko ngayon ilalagay yung aking charger solar controller. Yan mga ka-repairman, ganun po yung pag-series connection at pag-test po para matrouble po natin kung ano yung problema sa mga solar panel. Thank you mga ka-repairman.